Isang NBA insider nga, mga idol, ang may nakikitang senaryo kung saan makukuha ng Los Angeles Lakers ang kanilang pangarap na mga players. Yun nga ay si Kyrie Irving, Joe Harris, pati na rin si Seth Curry. Sabi nga ng insider na ito, nakikita nga daw niya yun na mangyayari. I could see that happening, ang pagtitrade na itong Lakers ng kanilang 2027-2029 first round pick, THT, Kendrick Nunn, pati na rin si Westbrook, para nga kay Curry, Joe Harris at Kyrie Irving. At kapag talaga namang nangyari nga ito, mga idol, ay siguradong napakaswerte ng team ng Lakers. Hindi lamang si Irving, meron pa ngang dalawang shooter na matagal na nga nilang gusto na makuha sa kanilang team. E Buddy Hield pa nga lang, mga idol, ay hayok na silang makuha. Paano pa kaya kung itong si Seth Curry na, pati na rin si Joe Harris? Ang laking tulong nito kay LeBron James at kay Anthony Davis, mga idol. Luluwang ang paint para nga sa kanila. Tapos ang kanilang mga pwedeng targetin sa kanilang mga pasa, Kyrie Irving, Seth Curry at Joe Harris, mga maaasahan mong shooter, mga idol. Kaya naman sigurado, pangarap din ito ng team ng Los Angeles Lakers na mangyari. Kaso, para nga makamit nila ang kanilang pangarap, kailangan nilang i-give up ang kanilang very valuable na 2027 at 2029 pick. Dahil kasi, mga idol, hindi sure ang future ng Lakers sa taong 2027 at 2029. Baka mamaya wala na nga si LeBron James at Anthony Davis noon at baka bumalik nga sila sa pagiging lottery team. At kung wala nga sa kanila yung dalawang first round pick na yon, ay hindi nga sila makakakuha ng mga young prospect, mga young talent sa NBA draft. Kaya ang mga idol, hanggat maaari ay ayaw i-trade ni Rob Pelinka itong dalawang picks na ito. Pero kung gusto niya ngang manalo na, mag-all-in na dito kay LeBron at AD, wala siyang magagawa kung hindi i-give up yung dalawang pick na yon para nga mas lalong mag-improve itong team ng Lakers ngayon. Pero anyways, mga idol, ano bang opinion nyo dito sa balitang ito, bagong trade scenario para sa Lakers at Nets? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. At ito namang si Serge Ibaka, mga idol, ay bumalik sa team ng Milwaukee Bucks, 1-year deal, matapos nga siyang matrade dyan last season. Siguro may unfinished business pa itong si Ibaka, mga idol. 19 games lamang ang kanyang nalaro at hindi nga masyado maganda ang kanyang naging performance. Siguro nag-a-adjust pa nga rin siya sa sistema ng Bucks. Pero ngayong may off-season na siya kasama ang kanyang bagong team, siguradong malaki ang matutulong niya sa team ng Milwaukee Bucks next season. Panghuling balita naman tayo, mga idol, pag-usapan natin ang mga NBA free agents na ngayon ay nasa free agency market. Available pa. Number 1, si James Harden. Hindi nga natin alam, mga idol, kung ano ang nasa isip niya. Abay, pagkatagal-tagal niya ngang mag-sign sa team niya nga daw na Sixers dahil expected nga na bumalik siya, mga idol, matapos ang mga moves ng Philadelphia na dalhin doon ang kanyang mga former teammates na si Tucker pati na rin si Daniel House. Andyan din si DeAndre Ayton, TJ Warren, Colin Sexton, Thomas Bryant, Dennis Schroeder, Montrezl Harrell, Blake Griffin, Carmelo, Lou Williams, Juancho Hernan Gomez, Osip Bo Cruz, Markieff Morris, mga idol, nandiyan Caleb Martin, Avery Bradley at Kent Bazemore. Yan nga, mga idol, ang mga NBA free agents pa na kayang makatulong sa mga team, mga role player na may maiaambag nga. Kaya nga, mga idol, abangan natin sa mga susunod na araw ng free agency. Maubos na ba itong mga player na ito or mananatili nga silang free agent? Pero anyways, mga idol, yan na lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!